babaliktarin nyo siya. Ayan. Tapos yung sa gitna, para madali siya. Ayan, oh. Ngayon naman po ang ituturo ko sa inyo ay paano magluto ng tsukbal or tinatawag na pork feet. Ito siya. Ayan. Dalawa yung binili ko. Yung isa, 1.3 kilos. Yung isa naman is 1.2. So, total siya ng 2.5 kilos. Ito, ganito siya. Pag nabibili, yan. Buo siya, ganito siya. Ayan. Pinutol ko na pinaputol ko sa palengke para mas madali siyang ilagay sa lalagyan doon. Ito, pakukuluan muna natin siya ng saglit at itatapon yung tubig. Ayan, pag mainit na yung tubig, lagay natin to. Pakukuluan lang muna siyang saglit at itatapon. Ayan, after 5 minutes, itatapon natin yung tubig. Hugasan natin, no? Hindi madumi siya. Yung dugo kasi yung madumi. Hugasan natin. Ayan, pinakuluan ko siya ng isang beses. Lalagay natin siya dito. Ang kailangan lang natin ay toyo. 200 yan. 200 ml siya. Pwede siya sa isang paa, pero since dalawa, so dalawa yung gagamitin ko, o kaya 1 cup ng toyo. Na madali lang to kasi lalagay nyo lang sa lahat. Ayan. And then ito, 200 gram din siya, pineapple chunk. Lagay natin sa lahat. Pwede rin ang ano, kung wala kayo yung mansanas, pwede rin yun. O kaya peras. Pero mas maganda kapag pineapple kasi nakakapagpalambot siya ng karne. And then ito nabibili sa palengke. Cinnamon. Pwede rin siya sa mga mart. Ayan. Ito lang yung ayan. Cinnamon. Ito siya. Dalawa lang yung gagamitin natin. Nalagay siya doon. Store anise. Nabibili din siya. Nabibili yan. Ayan. Meron siya sa palengke. Meron din siya sa Walmart. Ito. Para siyang store. Ayan. Mahilig dito yung mga Chinese. Isang onions. Buo lang siya. Kasi pag pinakuluan natin siya, madudurog din siya. So, hinati ko lang siya ng ganito. Ayan. Yung ganyan lang siya. Buo. Ayan. Ganyan lang siya. Para hindi kayo mahirapan. Konting luya and then buong paminta and then 1.5 na buo ng garlic. Kung gusto niyo ng madami, pwedeng dalawang piraso. So buo lang din siya para hindi kayo mahirap. Kailangan natin ng coffee. Ayan, mga 2 spoon. Pampatanggal lang 'to ng amoy ng karne. Ayan, 2. And then 6 spoon ng sugar. Ito, 4 spoon. Kasi dalawa yung ginamit natin. Pero kapag isa lang, gagamit kayo ng mga dalawa lang. Okay lang. Doenjang.
pampatanggal pa rin to ng amoy. 2, 3, 4. Ayan. At gagamit tayo ng Miyang cooking wine at saka eto, corn syrup. Kaya kailangan natin to mga 3/4. Ayan. Since wala na siya, so okay. Gamitin natin lahat. Ayan siya kadami. Ang patanggal pa rin ng amoy. Kung wala kayo nito, pwede rin suju. Suju? Okay. Okay lang. At saka ito, dadagdagan nyo ng tubig. Yung tubig, kayo na yung bahala kasi dapat nakalubog yung karne. Ayan. Ayan, lulubog dapat yung karne. And then last, ito, pampakintab. Patamis siya, pero pag nilagay mo to, mas makintab siya kaysa sa asukal. So, gamit tayo na. 1, 2, 3, and 4. Ayan. Ganito lang siya kasimple. Tapos, pakukuluan nyo siya ng isang oras. Ayan, easy, di ba? Lagay nyo siya lahat, pakuluan ng isang oras. Basta lubog yung karne. Oh, hintay tayo ng isang oras. Yan, after 1 hour, ganito siya. Bumaba na rin yung tubig niya. Ayan. Yan, patayin natin. Patayin natin siya. Patayin. Yan, patayin natin. Tapos, hayaan muna natin siya ng 15 minutes bago tanggalin dyan. Ayan, tatanggalin na natin siya. Mas maganda to na pag hapunan nyo siya, agahan nyo yung luto para maibabad nyo pa dito sa toyo para mas maganda yung kulay at mas masarap siya. Kumbaga na ibabad ng ayos. Ayan. Ayan, yung pagayat nyo, ganyan siya siya. Babaliktarin nyo siya. Ayan, tapos yung sa gitna. Para madali siya, ayan o. Oh. Ayan siya. Pwede siyang ilagay dito. Huwag pakakapalan at huwag pakanipisan. Yung tama lang. Ayan. Ayan, pwede nyo rin siyang gayatin o para sa mga pabebe o pasosyal. Pero pag hindi sosyal, ngat-ngatin nyo rin. Ganyan na siya. And then yung tamang ano dito, yung tamang side dish dito, yung musengche. O kaya, or labanos salad. Ayan. Ito na ano na siya, nagayat na siya kanina ng maliliit. Tapos nilagyan ng asin at piniga. Sa susunod, i-explain ko sa inyo yung i-vlog ko siya sa susunod. Pero sa ngayon kasi, ipapakita ko sa inyo lang yung paano yung sauce niya. Simple lang to. Kailangan lang natin ng asukal. 1 spoon. Tapos ito. Ito yung
chili powder. Ayan, oh. Yung maliliit siya. Smooth. At saka hindi siya maanghang. Yung isang klase nito, ito yon. Yung red na red. Pero yung, yan siya. Pero yung gagamitin natin, yung smooth. At saka yung labanos na gagamitin natin ay yung labanos nila. Yung malaki, maikli siya na mataba. Hindi yung katulad sa sa atin na mahaba siya kasi medyo para siyang may hangin. Mas masarap yung labanos nila. Ayan. So, vinegar. Ganun lang din. One. And then, garlic. Konti nito. Green onions. Haluin natin. Ilagay dito. Ito yung dapat kapag ano, dapat na side dish para ano, swak na swak ba. Tamang-tama yun. Laging meron ito. Yan. Pag nakita nyo medyo light siya, nadagdagan pa natin ng konti. Ayan. Uulitin na lang natin siya sa sunod. Ipabalag ko siya para ipapakita ko sa inyo yung process niya. Yan. Sa ngayon kasi, ito. Then, dagdagan pa natin ng konting green onions para mas maganda. Ayan, maganda ng kulay niya. Titikman natin. Okay na siya. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya kainin. Ang tama. Kailangan natin ng lettuce. Pwede rin siya dito sa Baguio Peche. Ayan. Lagyan natin to ng seojot or yung alamang. Labanos. Pwede rin siya sa ano? Samjang. Kasi babalot niyo lang siya at saka kakainin. Ayan, sana nagustuhan nyo at huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Annyeong!